Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito, na ipinilika pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Angonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 358 ng Ride on Ministry araw po ng Tuesday, Martes, February 16, 2021. Yes, ang Ride on na Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the sound of praise, worship, prayer and service. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos, maluwalhati ka namin nang gayon na lamang mula sa aming mga puso. Puso namin na nagsusumamo sa inyo, Diyos. Salamat po, Panginoon, kami po ay inyong ginising na maluwalhati sa umagang ito. At narito kami, O Diyos, na handa upang Ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mahayag ka po sa aming mga buhay, gayon din sa lahat ng aming gawain sa buong maghapon na ito. Subaybayan mo kami sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesucristo, itong aming panalangin, pati na, O Diyos, ang aming pag-iusap, na maging maayos ang komunikasyon ng internet. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa Panginoon. Hello, hello, hello mga ka-ride on sa Panginoong Diyos. At tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos na ating pong patuloy na nilalapitan sa araw-araw sa ating mga pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. I give you praise.
I give you my heart, I give you my soul, I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Once more, mga kapatid sa Panginoon. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon sa napakagandang umaga ito, sa napakagandang awit na ating pong inaawit sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord at amen sa Panginoon. Kumusta ho ba kayo mga kapatid sa Panginoong Diyos? Nagigita kong pangalan ng ating kapatid na Alma Monteverhen de Leon. Yes. Gayun din ang kapatid na Veron Tanyag Marquez at gayun din ang iba sa inyo mga kapatid sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah at amen sa ating Panginoon sapagkat hindi po tayo napapagod sa pagwalhati sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang ating pong tatalakayin sa umagam ito mga kapatid sa Diyos ay may kinalaman sa ministeryo ng kapangyarihan ng Diyos, the ministry of God's power, na kung saan ay masumpungan natin sa ikalawang sulat na Apostol Pablo sa Korinto, Kabanatang 4, sa mga talatang 3 hanggang 6. And let us look into the details of this particular passage that we are to deal with. And of course, by the power, the presence, and guidance of the Holy Spirit of God, the Father in Jesus Christ. And we indeed invoke His presence, and of course, receiving once again His knowledge and wisdom as we reckon with these words, so that we may be able to understand, to capture, to internalize, and even to put into practice, and even to share sa ating mga nais na bahaginan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Yes, ang sinasabi nitong ating tatalakayin mga kapatid sa Panginoon, sapagkat ito po ay bahagi nang tinalakay ni Apostol Pablo patungkol sa kayamanang espiritual sa sisidlan na yari sa putik. And of course,
Even as St. Paul tackled about the ministry of God's power, and even such trials of ministry. Kaya kung babasan natin the whole of 2 Corinthians chapter 4, verses 1, 2, 15, it entails the wholeness of these points that St. Paul tackled about. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa ganitong kaparaanan na patuloy po na ibinubulalas sa atin ang nais niya na ipahayag sa atin. Kaya tingnan natin mga kapatid sa Diyos kung ano bang ipinaparating na Apostol Pablo. Using the full Gospel Study Bible, King James Version, and of course magandang balita, Biblia. At purihin natin ang Diyos sa kanyang paraan. Pero mag-i-stick tayo doon sa verses 3 to 6. Ang paunang sinasabi ni Paul, verse 3, "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost." At yan ay napakahalaga. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinapahayag namin, ito'y natatalakbungan lamang sa mga napapahamak. Yes, yan ang maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo. Well, in the history of Christendom, from the beginning to date, mga kapatid sa Diyos, so many acts of hindering the gospel and even in hindering the power of God. Pero kailanman ay hindi ho nakapagtatagumpay ang kapangyarihan at paghahadlang ng Diablo o Satanas man ang tawag natin ang kadiliman man sa mabuting balita ng Diyos patungkol sa Kanya. When it comes to this good news o mabuting balita, it entails the wholeness of God's revelation and manifestation in Jesus Christ. Yes, beginning from the beginning, the time when the birth of Jesus Christ was indeed prophesied in the Old Testament down to the realization of His birth. Yes, at gayon din sa kanyang ministry, mission, miracles, and all the teachings He uttered and shared and taught sa lahat ng nakinabang, at gayon din sa kanyang mga parables at ang sufferings na kanyang dinanas, at gayon din ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang pagtutubos, ang kanyang paggabuhay na maguli, and even His ascension, yes, and even His transfiguration na tinalakay natin noong Linggo at gayon din kahapon, at gayon din ang kanyang pangako sa kanyang pagbabalik muli. All of that, mga kapatid sa Diyos, ay nasasakupan nitong mabuting balita o good news na kailanman ay hindi po matatalakbungan. Kaya purihin po natin ang Panginoon kung meron man na kung saan ay hindi po kumikilala sa mabuting balita, lalong-lalo na mismo kay Jesus, na kung saan ay nandun ang mga banta at pagtatangka na kung saan ay hadlangan o kaya'y talukbungan ng mabuting balita, pero hindi nagwawagi, kundi sila, mga kapatid sa Diyos, ay pawang kapahamakan lamang ang kanilang natatamo. Kaya nga, importante itong susunod na verse, mga kapatid sa Diyos, verse 4, "In
whom the god of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Yes, hindi sila sumasampalataya. Yan ang sabi ng Apostol Pablo. Sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yes, pulihin ang Panginoon. Nang sa panahon ng transfiguration ni Jesus, the three disciples na sinama ni Jesus doon sa bundok, sa panahon ng kanyang pananalangin, at gayon din sa pagpapakita naman ng dalawang lalaki na lingkod ng Diyos, si Moses at si Elias, na kung saan nagningning si Jesus, at gayon din ang dalawang lingkod ng Diyos ay yan ay nasaksihan nakita ni Pedro o Peter, si James o si Santiago, at gayon din si John o si Juan. Yes, pero hindi nila nalubusan na kung saan ay nakita yung ibig sabihin nun. Dahil ang proposal nga ni Pedro ay magtayo na lamang tayo dito ng kubol, isa sa iyo, sabi niya kay Jesus, at yung isa para kay Moises, yung isa ay para kay Elias. Pero hindi yun ang dapat na mangyari, sapagkat in connection with the ministry of God's power and the power of God's ministry, the ministry of the Lord must go on and on and on. Yes, at sinong kakasangkapanin? And of course, His disciples. All of us who are indeed the Christian believers, who accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Kaya pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Ang mundong ito ay kinabibilangan ng dalawang panig. Una, ang mga sumasampalataya kay Jesus, at gayon din ang kabilang panig ay sila na hindi sumasampalataya kay Jesus, hindi naniniwala kay Jesus, at sila yung di umano na tinutukoy na Apostol Pablo dito. Nang kanilang mga isip ay binulag ng mumunting at Diyos ng daigdig na ito, upang sa ganoon ay sila ay gamitin ng Diablo upang hindi nila makita ang liwanag ng kaningningan ng ating Panginoon na Jesucristo, at gayon din ang liwanag ng mabuting galita, balita ng Diyos, at gayon din na kung saan hindi nila maranasan personal si Jesus Christ, at gayon din na hindi nila matanggap at maranasan si Kristo bilang kalarawan ng Diyos, at gayon din ang Diyos na nilikha ang tao, nakawangis niya ang tao, at gayon din ang tao kawangis ang Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, importante yan na ipinapaalala sa atin na Apostol Pablo, God of this world, kung merong Diyos tayo na buhay na nag-iisa at tanging siya lamang, meron din maliit na Diyos na bumubulag, tumatalukbong sa bawat isipan, sa bawat puso at buhay ng tao na kayang-kayang bulagin at kayang-kayang lituhin, na kayang-kayang pasunurin. Yes, ang tinutukoy dyan, Apostol Pablo, na God of this world, walang iba kundi ang Satanas, si Satan, the evil, the darkness. Yes, kung babasahin natin mga kapatid sa Diyos,
John chapter 12 verse 13, basahin ninyo yan, at gayon din John chapter 14 verse 30, at gayon din John chapter 16 verse 11, at gayon din ang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga Ephesians chapter 2 verse 2, at gayon din sa 1 John chapter 5 verse 19, ay masusumpungan natin that the God of this world indicated by Saint Paul indeed referring to Satan the evil, the darkness, the God of darkness. Kaya nga mga kapatid sa Diyos na kung saan itong Satanas na ito ay meron din siyang pinanghahawakan na kapangyarihan. Pero hindi niya kayang tumbasan o kaya'y higitan ang kapangyarihan ng Diyos at gayon din ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon. At gayon din sa kapangyarihan ng Diablo na kung saan mga kapatid sa Diyos, layon niya na kung saan ay kontrolin ang tao. Kontrolin ang isip ng tao, kontrolin ang puso, damdamin ng tao, at kontrolin ang mga aktibidad ng tao. Yan ang nangyari sa nakalipas at gayon din sa kapanahonan na ito at gayon din maaari sa mga darating pang mga panahon. If we indeed allow this limited power of Satan to work, yes, kung hahayaan natin ang kanyang limitadong mga pangyarihan at siyang kumilos, bumulag sa atin. Pero kung hindi natin hayaan, malulungkot siya, pero gagawa siya ng ibang paraan upang tayo ay makuha. Mga kapatid sa Diyos, ang paghahari ng Satanas na ito, mga kapatid sa Diyos, ay kinikilala natin na temporary. May hangganan, merong katapusan. Ang kapangyarihan ng Diablo ay hindi ho absolute. Limitado yan. Comparing to the power of God, comparing to the power of the gospel of Jesus Christ, comparing to that power from God that we have, na kinakailangan na taglayin natin sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwin. Kaya nga, itong Diablo sa kanyang kapangyarihan at paggilos, patuloy siya na gumagawa. Yes, patuloy siya na gumagawa kahit na hadlangan ng Diyos, ganun pa rin ang kanyang ginagawa. Nagpapatuloy pa rin siya. Pero itong Diablo, darating ang panahon ng kung saan his power, his activity will come to an end in the history of humanity and in the history of Christendom and in the history of God's creation. Darating ang panahon na kung saan mawawala siya. Hindi siya makapaghahari. Yes, gayon pa lamang mga kapatid sa Diyos, if we really have that decisive power from God, decisive standpoint of casting out the devil in the name of Jesus and by the power of His words and His Holy Spirit, hindi tayo makakanti ng Diablong ito. Yes, magtatapos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkilos. Basahin ninyo ang Revelations chapter 19 verses 11 to chapter 20 verse 10, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga po sila na kung saan ay hindi ho magpapasakop at susunod at tatalima Kesu Kristo sa ating Diyos Ama at sa kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu at sa Kanyang mga salita, mananatili na napapailalim sa kapangyarihan at pagbulag ng Diablong ito. Yes,
Kung hindi tayo kay Jesus Christ nagpapasakop 100%, kanino tayo nagpapasakop? Kung hindi tayo sumasampalataya kay Jesus ng 100%, kanino tayo sumasampalataya? Kung hindi tayo sumusunod 100% kay Jesus Christ, kanino tayo sumusunod? Yes! Alam natin ang ating sitwasyon, alam natin ang ating mga sarili kung sino ang first priority natin sa ating mga buhay. Kaya nga sinasabi doon sa Matthew 6:33 at mismo si Jesus ang nagsasabi, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Yes, it is in the seeking first of God's kingdom and His righteousness through our intimate personal relationship with Jesus Christ and our continuing abiding of His words and allowing His Holy Spirit to continuously reign over us, that we can say and that we can affirm that we are indeed within the bounds of the reign of the kingdom of God in Jesus Christ. Hallelujah at praise the Lord. We are indeed in a time of reckoning. We are indeed in a time of searching our lives, our hearts, our minds, and our total existence. Kung sino o kanino tayo nakapaloob at nakabilang? Kay Jesus Christ ba? O sa kapangyarihan? O sa ginagawang pagbubulag at pagtalukbong ng diablong ito? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, ang diablong ito ay pinipilit na kung saan ay gumagawa ng paraan. Upang sa kanon ay bulagi ng mga mata ng tao, upang sa ganon ay ilihis ang puso ng tao, upang lituin ang isip at puso ng tao. Yes, upang sa ganon ay hikayatin ang tao sa kadiliman at iwanan ang katotohanan at gayon din ang kaningningan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos nang sa gayon hindi makararanas ng pagtutubos at pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Pero purihin ang Panginoon sapagkat kung paano ang diablo patuloy na kumikilos at gumagawa ng kanyang paraanan ng Diyos ay gayon din ay patuloy din na kumikilos. Gumagawa ng paraan upang sanggaan, upang sa kanon ay hindi niya pahintulutan. Lalo na tayo ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan nais niya na makita natin ang kanyang kaningningan. Na nais niya na maranasan natin ang kanyang kaningningan. Na nais niya na atin pong patuloy na taglayin ang kanyang kaningningan na siyang kabanalan niya, na siyang katwiran niya, na siyang ugnayan niya sa kanyang Diyos Ama, na siyang magbibigay din ng ningning at liwanag sa buhay natin, na magbibigay ng ningning at liwanag sa ating mga isipan at gayon din sa ating mga puso upang tayo makaisip ng maliwanag na pag-iisip at maliwanag na damdamin at upang sa ganon bawat isipin natin mga pinaplano natin at gayon din ang mga nais natin na isakatuparan sa buhay natin na kung saan ay patuloy na kung saan ay nininingningan ng ating Panginoong Diyos. How awesome and amazing to be with Jesus Christ and how awesome and amazing to be under the power, the acts of His Holy Spirit continuously giving us the inspiration, the equipment, the empowerment for us to become a better person and for us to become faithful and good stewards ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid sa Diyos, kumusta ang mga mata mo? Kumusta ang mga puso mo? Kumusta ang bawat bahagi ng katawan at buhay mo na kung saan ay patuloy na ang Diyos na ito ay nais niya na maging maningning at maliwanag?
Hallelujah at praise the Lord. Kanino at saan nakatoon ang ating mga mata? Kanino at saan nakatoon ang ating mga puso? At kanino at saan nakatoon ang kabuuan ng ating pagkatao bilang nilikha ng Diyos na ito? Hallelujah. Nagsisikap ang ating Panginoong Diyos nang sa gayon. Ang layunin at ginagawa ng Diablo upang bulagin at takpan ang mga mata at puso ng buhay ng tao. Upang hindi malaman at hindi makita, hindi maranasan ang kaningningan ng Diyos. Upang sa ganoon na hindi ma-appreciate ang gospel ng Panginoon. Upang sa ganoon ay mas ma-enjoy yung buhay patungo sa kapahamakan. Pero purihin natin ang Diyos sapagkat minamahal niya tayo. Purihin ang Diyos, pasalamatan natin siya sapagkat ang nais niya maiahon tayo sa kadiliman. Ang nais ng Diyos ay maibangon tayo mula sa pagkalugmo. Ang nais ng Panginoon, makaranas tayo ng kagalingan. Ang nais ng Panginoon, makaranas tayo ng kalakasan. Ang nais ng Panginoong Diyos na kung saan makabangon tayo sa kahirapan, magkaroon tayo ng kabuhayan. Ang nais ng Diyos, we continue to enjoy His peace. We continue to enjoy His joyfulness. We continue to enjoy His tranquility. We continue to enjoy His holiness, righteousness, and even His provisions and promises na Kanyang sinabi at ipinangako sa bawat isa sa atin. Mga kapatid sa Diyos, ang laban sa daigdig sa panahon na ito ay mahirap. Ang ating pakikibaka sa daigdig na ito ay tunay nga naman na tayo po'y niyuyugyong. Ang laban sa panahon ng global pandemic ay sinusubok tayo kung hanggang saan tayo mananatili sa puder ng Panginoon. Kung hanggang saan tayo mananampalataya sa Kanya. Kung hanggang saan tayo maniniwala at magpapasakop sa kapangyarihan niya mismo and even the power of His ministry. And the good news, mga kapatid sa Diyos, na Kanyang pinaparanas sa atin and even the power of His love. Yes, napatuloy na kung saan pinapalaya tayo. Na kung saan ay patuloy na inaayos tayo. Na kung saan ay patuloy na kung saan ay ginagawa tayong versatile and victorious. Na maging matagumpay, na maging malikhain sa daigdig na ito kahit napakahirap ang panahon na ito. Na kung saan ang pag-ibig na yan ng Diyos sa Kanyang kapangyarihan ay nais niya na iparanas natin ang walang hanggang pag-ibig niya. Hallelujah at amen sa Panginoon. What we can do for this, mga kapatid sa Diyos? Jehovah, we need to continuously embracing this power from the Lord. We need to continue embrace the power of the ministry of Jesus, the power of the gospel. Kung ang Diablo, ang kanyang misyon ay upang sa ganun ay gapusin tayo. Yes, di ho ba nararapat lamang na tayo na mga mananampalataya sa tulong at gabay ng Diyos Ama, Jesus Kristo at Kanyang banal na Espiritu, di ho ba nararapat na tayo ang siyang gumapos sa Diablo? Gumapos sa kapangyarihan niya? Gumapos sa lahat ng Kanyang ginagawang pagkakalat ng lagim at kapahamakan sa daigdig na ito? Kaya nga si Jesus Christ sa Kanyang kapangyarihan, ginagapos niya ang kapangyarihan at pagkilos ng Diablo. Kaya nga sinasabi niya, lumayas ka, Satanas! Yes,
we can do that also by the power of the words of God and by His Holy Spirit and His Word, that we can indeed to cast away and even to bind and put away the power and the evil acts of this darkness, the evil, the Satan. Binabanggit na Apostle Pablo, the God of this world, which referring to a Satan. Yes, nasusolusyonan yan mga kapatid sa Diyos kung tayo po ay nagkakaisa in our faith. Kung tayo po ay nagkakaisa sa ating mga pagpupuri sa Panginoon. Kung tayo ay nagkakaisa sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay nagkakaisa sa ating paglilingkod. Kung tayo po ay nagkakaisa sa ministeryong ipinagagawa ng Panginoong Diyos. At kung tayo nagkakaisa sa buhay na buhay na bayanihan natin sa pananalangin sa ating Panginoon. At gayon din na kung saan ay masusolusyonan kung ang ating mga sama-samang panalangin, mga kapatid sa Diyos, ay nalalakipan din ng patuloy na pamamahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. To preach the gospel in the power of His Holy Spirit as provided for by God the Father in Jesus Christ, na sinasabi nga niya na nangyari. Yes, Acts chapter 1 verse 8. In order, mga kapatid sa Diyos, na ang mga tao ay makarinig. Upang ang mga tao ay makaunawa. Upang ang mga tao ay makatanggap. Upang ang mga tao ay makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Makaranas ng pagbabagong gagawin ni Jesus. Makakaranas ng pagkilos ng kanyang banal na Espiritu. At makakaranas ng pampalakas na sinasabi ng bawat salita na naririyan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Yes, we have to preach the gospel that others or other people may hear, may understand, may receive the knowledge of God, the wisdom of God, and may they experience the love of Jesus and even His salvific redeeming acts. At makakaranas din kung paano manonurture tayo ng Kanyang salita. At makakaranas kung paano at kung ano ang maidudulot nang maging bahagi sa Kanyang iglesia, nang maging bahagi sa hanay ng mga mananampalataya sa Panginoon. Yes, in the preaching of the gospel, my dear friends in the Lord, coupled with our prayers, praising and worshiping the Lord Jesus Christ, and even in our ministerial acts, binibigyan ng pagkakataon ng mga tao upang sa ganon makapagdesisyon to believe or to disbelieve, to accept Jesus or to accept Jesus. Hallelujah at praise the Lord at amen sa Panginoong Diyos. You see, kung gaano makapangyarihan ang ministeryo ng kapangyarihan ng Diyos na Kanyang ginagawa. Tama yung sinasabi ng Apostol Pablo sa talatang 4, yes, 2 Corinthians chapter 4, hindi sila sumasapalatay sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag na mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang kalarawan ng Diyos. But praise the Lord, dahil patuloy na ang kanyang mga lingkod, hindi napapagod at hindi na tumitigil pa sa pagsisiwalat
ng katotohanan na siyang magpapalaya sa tao. Ministeryo na kung saan taglay ang kapangyarihan ng Diyos. Ministeryo na kung saan ay nagbibigay po ng pagkakataon na kung saan ay mararanasan ang kaniningan ni Kristo. At gayon din nagbibigay ng pagkakataon na kung saan ay maranasan din ang pagiging tunay at kabuluhan nang maranasan natin ang pagiging talarawan ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kaya nga ho, napakarami mga patotoo sa mundong ito. Sa kanilang karanasan sa Panginoon, kung paano sila binago ng Panginoon. Kung paano sila na mayroong karamdaman pinagaling ng Panginoon. Kung paano sila na mayroong problema, sinolusyonan, tinulungan sila ng Panginoon. At gayon din sila na nasa lugmok ng buhay, kung paano sila inahon at tinulungan ng Panginoong Diyos. Hallelujah! At ang sinasabi ni Apostle Pablo sa verse 5, mga kapatid sa Panginoon, "For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. And that would be, and will always be, and be, mga kapatid sa Panginoon, the motive, the intention, the purpose, the goal of preaching and being part of the ministry of God's power." Hallelujah! Let us continue to emulate Saint Paul in his spirit and attitude and humility. Dahil sinasabi niya, si Jesucristo, Jesus, na ating Panginoon ang ipinangangaral ko. Hindi ang aking sarili. Importante yan. Ako'y lingkod ninyo, alang-alang kay Kristo. Ganyan ho ka down to earth ang espiritong nananalaytay. In terms of attitude, behavior, humility ni Saint Paul. Yes, yan po ay reminder sa bawat isa, lalo ng mga lingkod ng Diyos, na kung saan ay nandun ang ating pagkilalan sa ating mga pangangaral, sa ating mga ministeryong ginagampanan. Yes, nagsasabi na kung saan si Jesus Christ ang ating Panginoon. Nagsasabi na kung saan si Jesus Christ ang ating ipinapangaral, and Jesus Christ alone. Yes, Jesus the past, Jesus the present, and Jesus the future. Hallelujah at praise the Lord. Importante niya na sinasabi niya, hindi yung sarili ni Apostol Pablo ang kanyang ipinangangaral. Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Hindi upang sumikat ang lingkod ng Diyos, upang ang lingkod ng Diyos ay nais niya na palakpakan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging bantayog siya. No! Jesus Christ alone should be always and always alone the one to be uplifted, the one to be preached, and the one na siyang pinaglalagakan natin ang lahat ng ito. If we put everything to the Lord Jesus Christ, including ourselves. Yes, o anong kagalakan? Nararamdaman natin at nararanasan natin. O anong enjoyment ang nararanasan natin na kung saan hindi tayo napapagod? Na si Jesus ang Panginoon natin na tagapagligtas. Hindi tayo napapagod na ipangaral, i-share, ibahagi ang ebanghelyo patungkol kay Jesus. Yes, totoo po yan. Pero kapag ang mensaheng ipinangaral natin ay tungkol sa sarili lamang natin, hindi ho magiging matagumpay. Wala hong bisa,
wala hong kapangyarihan. But if the content, the attitude, the motive of our ministry of preaching and interceding and being part of His church in order that Jesus Christ will continue be our Lord and Savior, that Jesus Christ will continue be the content of our preaching, the content of our sharing, the content of our witnessing, the content of our ministry, the content of our malasakit. Hallelujah. It will indeed continue to prosper. It will continue to become victorious, effective, and magkakaroon pa ng impact, influence sa tao. Huwag lang dagdagan yung impact ng O. Sapagkat kung dagdagan yung impact ng O ay magiging impacto. Yes, hallelujah. Hindi ang aking sarili. Mahirap pong mamuhay, puro sarili natin, sarili natin, sarili natin. Hindi natin naiisip ang iba. Hindi natin naiisip ang ating Panginoong Diyos. May mga pagkakataon, mga kapatid, sa Panginoon, sabihin natin sabay-sabay, aray ko po na nagiging mga sarili tayo. Di ho ba? May mga pagkakataon na concentrate ang ating isip at puso sa ating mga sarili. Well, mahalaga din po yan. Dahil sinasabi ni Jesus na kung saan mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Yes, hallelujah at praise the Lord. It is within the bounds of humility, under the reign of God and under the power and love of the Lord Jesus Christ that we can continue to become victorious at maranasan natin ang kaniningan ng Panginoon. At gayon din na tayo pikasangkapanin ng Diyos bilang matagumpay at epektibong mga lingkod niya sa larangan po ng ministeryo. Kaya nga dyan ang sinasabi ng Diyos ay tunay nga naman na itong kanyang anak na si Jesus kinumpirma niya na siya ang anak na bugtong na anak. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din si Apostol Pablo kanyang kinonfirm at inapirm nang turing niya sa kanyang sarili siya ay lingkod ng Diyos. Ang turing niya sa kanyang sarili ay lingkod ng mga tao na kung saan kanyang pinapastulan. Kung sinasabi man niya na siya ay lingkod ng kanyang mga pinapastulan, ang kanyang katwiran na makatwiran alang-alang kay Jesus. Yes, importante po yan. Nasa lahat po ng ating mga ginagawa sa buhay na ito, lahat ng ito, kilalanin natin. We have to acknowledge it continually, alang-alang kay Jesus, for the sake of Jesus. Let us always lift up the name of Jesus. Let us always exalt the name of Jesus. Let us always praise the name of Jesus. Let us always worship the name of Jesus. And let us always pray in the name of Jesus. Let us always be with one accord for the sake of Jesus, for the sake of His church, for the sake of His entrusted ministry to you, to me, and to all of us. Hallelujah. And therefore, doon sa verse 6, sa sinasabi ni Apostol Pablo, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yes, in the face of Jesus Christ.
Kung sinasabi niya doon sa verse 5, "For Jesus' sake," dito naman ay sinasabi ni Paul, "in the face of Jesus Christ." Hallelujah! Ang ganda ng verse na yan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya rin nagbibigay liwanag sa amin mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayam sa mukha ni Kristo. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Kung tayo man ay dumaranas ng global pandemic sa panahon na ito, kung meron man tayo mga pinagdadaanan sa buhay natin sa panahong ito, maniwala tayo sa sinasabi ni Apostol Pablo na kanya naman ang pinatutungkulan at kinikilana sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag. Hallelujah! Mula sa global pandemic na ito na nararanasan ng lahat ng tao sa mundong ito, mga kapatid sa Diyos, sisilang ang liwanag. Yes, mula sa karanasan ng tao na kawalan ng hanap buhay, ay sisilang ang liwanag ng panibagong hanap buhay. Mula sa nararanasan ng tao na anumang klase ng karamdaman ay sisilang ang liwanag ng pagpapagaling ng Diyos, our great healer, our great provider, our great shepherd. So great is His faithfulness and love. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Kung meron mang naranasan ng tao na kabiguan sa panahon na ito, maniwala, sisilang ang pagbangon, sisilang ang pag-angat, at sisilang ang katagumpayan. Dahil meron tayong Diyos na buhay. Meron tayong Diyos na maasahan natin na pinagmumulan ng liwanag, na nagbibigay ng liwanag sa atin, na nagbibigay ng karunungan at kaalaman at kaparaanan sa ating lahat, na nagbibigay ng pag-asa, na nagbibigay ng lakas, na nagbibigay ng tagumpay upang sa kanon ay lubos natin siyang makilala ng lubusan ng kanyang kaningningan. Upang sa kanon ay lubos natin makilala at maranasan ang kanyang kaningningan at kadakilaan. Upang sa kanon patuloy sa araw-araw at sa tuwi-tuwin, mahayag sa atin lahat ang mukha ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katarungan, ang kanyang katwiran, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang napakagandang plano sa iyo, sa akin at sa lahat sa atin. Maniwala tayo, sumampalataya tayo. Taglayin natin ang kanyang kaningningan at maging bahagi tayo sa ministeryo ng kapangyarihan ng Diyos. Let us transform in the name of Jesus this world upside down. Let us indeed be part of transforming people and society and even the church for the sake of Jesus, for the gloriousness of Jesus, and for the salvation, redemption, and atonement of the whole world at lahat ng tao. Maasahan ba tayo?
ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen at Amen sa Panginoong Diyos. Ulitin natin ang ating inawit kanina, mga kapatid, sa Panginoon. Nang ating mga puso ay makararanas ng kaningningan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga buhay. Let us give our whole hearts to the Lord. Ang buong buhay natin sa Kanya. Sino ang maasahan natin sa panahon na ito? Sino ang makatutulong sa atin? Sino ang makapagpapalakas sa atin? Sino ang makapagpapagaling sa atin? Sino ang malalapitan natin? Di ba ang Diyos na buhay ang siyang patuloy na nangako sa atin ng susubaybay? Kung paano ang Diyos tumutulong sa atin? Kung paano ang Diyos ay lagi nakikipag-ugnay sa atin, tayo rin magtulungan at makipag-ugnayan sa bawat isa. This is my desire to honor you. Worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore you is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Come on, church, let's sing again. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Come on, church. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Come on, church. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath of my take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Hallelujah at amen at amen sa Panginoon. Nawa ang awit na iyon ay kapahayagan ng ating pagkilala sa kaningningan
sa kabutihan, katapatan, at pagliligtas ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Nawa ang awit na yan na inawit natin ay kapahayagan ng ating pagtatalaga sa Kanya ang buong buhay natin. Nawa ang inawit natin na awit na yan ay kapahayagan na tayo po ay yes na yes. Yes nga po ba, mga karay doon sa Panginoon, na maging bahagi sa ministeryo ng kapangyarihan ng Diyos na ito. And for that, and for the sake of Jesus Christ, and for the sake of praising Jesus Christ, let us all say amen and yes to the Lord Jesus Christ. Yes, yes sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong tungayan ang mga kapatid na kung saan sinasalibrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Kapatid na Margie Ignacio, ang Obando Bulacan, pero siya ay doon nakatira sa Plano, Texas, United States of America. Gayun yung kapatid na Elmel Villaflor, ang kapatid na Mary Joy Godoy ng Santiago City, Isabela. Gayun yung kapatid na Elma Aizon. At gayun din ang kapatid na Just Call Me Baby. Yes, our baby. Just Call Me Baby ng San Mateo, Isabela. Kapatid na Evelyn na Samonte ng Mekawayan na City, Bulacan. At gayun din ang kapatid na Reverend June Caballero Abagon, ang kapatid natin na manggagawa na nakadistino doon sa Open Heavens. Yes, Methodist Church doon sa Iloilo, Visayas. Pero siya ay dyan sa bandang Balanga City, Bataan, ng ating pastor na kung saan ay lampas yung kanyang height. Mukhang kalahati lamang ako sa kanyang height, kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. At amen at amen sa Panginoon, tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Almighty and living God, we come into your presence rejoicing and thanking you, O Heavenly Father, for these fellow brothers and sisters, one of them ay pastor at ang mga iba ay mga laiko, Panginoon. Mula sa iba't ibang dako, Panginoong Diyos, hindi lamang sila, kundi lahat po ng magbe-birthday sa araw na ito. Mula sa pinakasanggol hanggang sa senior citizen, Panginoon, saan man silang naroon sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayunin sa iba't ibang dako sa buong mundong ito, Panginoon, kasama na rin ang mga isinilang sa araw na ito. Kami, O Diyos, ay nakikisa sa kanilang pagdiriwang ng birthday. At umasa kami, Panginoong Diyos, sa napakahalagang araw na ito ng kanilang buhay, ay makaranas sila ng iba yung kagalakang nagbumula sa inyo. Nakaakibat, Panginoong Diyos, ng kanilang pagpapasalamat at ng kanilang muling pagtatalaga ng kanilang mga buhay sa inyo. Kasama ng kanilang pamilyang kinabibilangan at gayon din ang kanilang mga pinagkakabanahan na hanap buhay o ano paman o ministeryo. Katulad ni Reverend June Caballero Abagon, Panginoong Diyos. Umaasa kami, Panginoong Diyos, na mga kapatid na ito, patuloy po na iingatan, gagabayan sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na may pagtagumpay ang buhay, ang kanilang mga aspirations, it will come into fruition, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na papanatag sa panahon ng kaligaligan. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na kung saan ay patuloy na nakatalima sa inyo. Tulungan mo silang maging matatag ang kanilang pananampalataya. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na lumalago ang kanilang espiritual na buhay. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, sa iba't ibang mga duties and responsibilities, accountabilities that they are doing every day, wherever, Panginoon. Tulungan mo rin sila, Panginoong Diyos, na kung saan
ay lagi-lagi po sana na maging maayos ang kanilang kalusugan. And more birthdays to come sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. Nalipos ng kasaganaan, lipos ng pagtatagumpay, at lipos ng iba yung kalusugan at malawig na buhay. May you continue to bless, Panginoong Diyos, ang mga sanggol na ipinganak sa araw na ito, saan man sila naroon. Lumaki sila, Panginoong Diyos, na good stature. Lumaki sila, Panginoong Diyos, na may takot at pananampalatay sa inyo sa kanilang paglaki. Maingatan sila, maprotektahan sa pangunguna mo at gayon din ng kanilang mga magulang, Panginoong Diyos. We pray, O Heavenly Father, for bright future sa bawat isa sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin at pagbati sa kanila. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoong Diyos. At awitan natin, mga kapatid, na ito. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na huwag iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na huwag iyong buhay at mapuspos ka ng kamaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpala sa tuwi-tuwi na. Lumawig na huwag iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday po sa inyong lahat. Palakpakan po natin sina. I-cheer natin ang kanyang mga pamilyang kinabibilangan at hallelujah, praise the Lord, at amen at amen sa Panginoon, at magtos tayo sa lahat po ng mga birthday celebrants. Hallelujah, maligamgam na tea. Yes. Wow, ang sarap ng tubig talaga. Purihin natin ang Panginoong Diyos, sabi nga ni Jesus. Yes, ako ang tubig ng buhay. Ang sino mang iinom nito kailanman na hindi mauuhaw. Yes, siya ang ating nagbibigay ng kaginhawan sa ating pakiramdam. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Lagi po mga kapatid sa Panginoon, ay maaga-maaga pa lang ay nabati na natin ang mga kapatid na ito, pero binabati pa rin natin sila. At pagkatapos naman ng live streaming natin, ay pinapadalhan natin sila ng live. At nawa ang live na ito ay makapagministeryo sa bawat binabati at pinapanalangin na nagbe-birthday, hindi man natin sila kilala. Yes, yan ay isa sa ministeryo ng Ride On na ministry. Hallelujah at praise the Lord. Tayo po ay dumako sa ating mga panalangin, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. At makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. If you have your prayer requests, yes, you may type it sa inyong hawak na gadget at isend nyo, at mamaya makikita po natin yan. At atin pong isasama sa panalangin at gayunin kung birthday nyo ngayon, at sabihin din nyo na
Bishop, birthday ko rin, awitan mo rin ako. Panalangin mo rin, type niyo. At yan po ay makikita natin na kayo po ipapanalangin. Yes! Katulad ng ating kapatid na Diconis at Optumikos dyan sa bandang Magoong, ngayon natin mga distance by ng Lilamulan of the North Mindanao. Halos araw-araw mayroon siyang pinapadala ng mga birthday celebrants. Palakpakan natin ang kapatid na yan. Hallelujah! At amen sa ating Panginoon. Manalangin po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa buhay na mensahe ng buhay na inyo pong ipinaranas sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, pinalalahanan mo kami. Salamat po, Panginoon, pinapatamaan nyo kami. Yes, Lord, lagi mo kaming patamaan. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat gayon na lamang ang iyong pagmamahal sa amin. At nais mo, Panginoon, na maranasan namin ang lubusan ng iyong kaningningan. At gayon din ang kapangyarihan ng iyong ministeryo, ng kapangyarihan ng inyong ebanghelyo, ng kapangyarihan mo mismo, O Diyos Ama, sa pamagitan mo sa Kristo na inyong kapayagan at gayon din ang pagkilos ng banal na Espiritu at gayon din ang iyong inspired words. Hallelujah, amen at amen sa iyo, Panginoon. Panginoong Diyos, patuloy po na magpadalaw po kayo na mahahamon at nakaka-inspara, nakaka-ingganyo na mga mensahe mo, Panginoong Diyos, not only within this Ride On Ministry, kundi lahat po ng mga churches, anumang denominasyon, sa lahat ng mga kinasangkapan mo, Panginoong Diyos, ng mga church workers, mga leader laiko officers, mga kaanib at mga pamilya, Panginoon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sa pamagitan ng mga gawain ng mga prayer meetings, Bible study, sa lugma ng church o sa pamagitan ng virtual, Panginoon, sa mga pamamahayag araw-araw, Panginoong Diyos, may you continue to bless and mightily, effectively use bawat lingkod mo, Panginoon, na tumitindig at namamahayag ng Ebanghelyo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ng bawat salita na bibitawan mula sa inyo ay maging kasing talas ng tabak na magkabilay talim, Panginoong Diyos, na siyang uukit sa bawat puso at isipan ng bawat tao at buhay, Panginoon, na siyang babago sa buhay namin, na siyang tatalas sa aming mga isipan, na siyang kawagasan ng pag-ibig at Espiritu Santo na nananahan sa aming mga puso, Panginoong Diyos. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo nga lahat po ng mga churches, mga lingkod, mga bumubuo, Panginoon, ng bawat church, sa lahat ng mga pinagdadaanan, ng mga pangangailangan at hamon sa panahon na ito, sa lahat ng ministries and missions, projects, and daily need, Panginoon, may you always be within us, providing, strengthening, and using us, Lord, to the utmost for Thy glory and for the furtherance of the gospel and for the redemption of this world and of people, of society, and even the church. Panginoong Diyos, kami po ay dumadalangin sa inyo. Pinakikiusap, Panginoon, na kung saan tulungan mo ang buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At gayon din sa lahat ng bansa sa buong mundong ito. Sa patuloy na paglaban sa COVID-19, Panginoong Diyos, pagpalain mo, Panginoon, ang mga programa na ginagampanan ng bawat bansa sa pangunguna ng mga namumuno mula sa taas hanggang doon sa pinaka smallest unit in the society, the family, and individual, Panginoon.
Pagpalain mo ang mga pamunuan. Pagpalain mo ang mga different branches of the government. At gayon din ang different departments, agencies, boards and commissions, Panginoon, ng gobyerno, Panginoong Diyos, at sa lahat ng mga pinagkakatiwalaan na mga lingkod mo, mga empleyado, at sa lahat ng mga proyekto ginagampanan na mga gawain sa araw-araw, Panginoon, from the national down to the region to the provinces and even to the cities, municipalities, barangays, families, at bawat isa at gayon din bawat sector in the government, in the private world, at gayon din sa religious institution, Panginoong Diyos. May you continue to embrace us, to envelop us in one accord sa pamagitan ng iyong pag-ibig, ng iyong banalalayunin. And we allow, O Heavenly Father, your righteousness, your holiness, your peace and justice, the new heaven and the new earth that will come and reign in our midst, Panginoon. Your kingdom come, O Heavenly Father. O aming Ama at aming Diyos, tunay nga naman na napakabuti mo. Maasan ka lagi, O Diyos. Help us, lahat ng mga frontliners, Panginoong Diyos. Lahat ng mga pagkilos and even the vaccination operation to be made, Panginoon. In every place, in every country, Panginoong Diyos. We pray, O Heavenly Father, for the success of this vaccination, Panginoong Diyos, at gayon din po, Panginoon, na kung saan ang vaccine mula sa iba't ibang bansa, Panginoon, na ituturok sa mga tao, Panginoong Diyos, ay hindi po sana makapipinsala ng buhay. Wala po sana, Panginoong Diyos, na side effect. Kundi makabubuti sana na makapaghahatid, Panginoon, sa bawat tao na matuturukan ng mapalakas ang immune system na merong panlaban, Panginoon, sa anumang klase ng virus, Panginoong Diyos. We pray, O God, that you will intervene with your Holy Spirit, Panginoong Diyos, that you will bless, Panginoon, the vaccinators, the promoters, at gayon din, Panginoong Diyos, sa bawat babakunaan, Panginoon. At gayon din ang vaccine, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus Christ, dalangin po namin that this global pandemic, Panginoon, ay tunay nga naman that it will come into an end the soonest time, Panginoong Diyos. In accordance to your will and desire, Panginoon, we pray on the flattening of the curve of this global pandemic, COVID-19 including the variant and other viruses, Panginoon. Hallelujah. We claim and we embrace, O God, your promise that you will never leave us nor forsake us, but you will be with us, Panginoon, sa lahat ng laban, sa lahat ng aming pakikibaka, sa daigdig na ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang pangkabuhayan ng bawat bansa at lahat ng tao, Panginoon, nang muling umangat ang ekonomiya, Panginoong Diyos, ng bawat mamamayan, bawat pamilya ay magkaroon ng marangal na hanap buhay, Panginoong Diyos, na makatutulong, Panginoon, sa pang-araw-araw na expenses at pamumuhay, Panginoon. Lord Jesus, bless the whole world, Panginoon, na mangyari, Panginoong Diyos, ang iyong naisin for spiritual revival, spiritual reawakening, Panginoon, sa bawat bansa, sa bawat tao, sa bawat nanunungkulan, kasama ang iba't ibang mga establishmento at kasama ang church, Panginoon. Yes, within the totality of your creation, in order for this totality of your creation will become
a new earth and a new heaven that you alone will always be and be and be the God alone of humanity and of the entire creation, Panginoon, in Jesus Christ. Lord, dalangin po namin lahat po ng mga businesses, lahat po ng mga institusyon kasama ng mga paaralan, kasama na, O Diyos, sa mga estudyante, mga parents, educators, mga staff, mga pamunuan, Panginoon. May your blessing, your love, protection, safetiness, and power be felt, be experienced, that will move us into something that is good, that is better, that will become a powerful impact to the world, to the society, from the smallest unit to the larger scale or spectrum of this world. Hallelujah! Panginoong Diyos, sila na mayroong problema, tulungan mo sila, Panginoon, na masolusyonan ang mga problema nila. Sila, O Diyos, na mayroong anxieties, depression, tulungan mo sila, Panginoon, na maibsan. At sila, Panginoong Diyos, na walang trabaho, tulungan mo sila na magkaroon ng trabaho. Sila, Panginoong Diyos, na kung saan nag-struggle sa buhay na ito, palakasin mo, bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-asa. At sila, Panginoong Diyos, na mayroong mga karamdaman, Panginoon, lahat ng laman ng pagamutan, Panginoong Diyos. Lahat ng laman ng mga klinika, Panginoong Diyos. Lahat ng laman ng mga quarantine facilities at laman ng mga pamilya, Panginoon, na dumaranas sapagkat sila ay nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Katulad po, Panginoong Diyos, ng mga total cases ng COVID-19, sa Pilipinas na umabot na po ng 550,860 at sa buong mundo kasamang Pilipinas ayon sa Johns Hopkins University and Medicine na umabot na po ng total cases na 109,664,139. We pray, O Heavenly Father, blessing upon blessing, healing upon healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, Panginoong Diyos. May it come into a realization for all of them, Panginoon, for them to be totally healed, empowered, for them to be totally recovered with good health and wellness, Panginoon. Na matugunan din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga financial need, spiritual need. At patuloy na kasangkapanin mo, Panginoong Diyos, ang mga pagamutan, mga quarantine facilities sa mga medical frontliners, essential frontliners, gayon din ang mga spiritual frontliners na araw-araw na nanalangin. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga gamot, mga pagkain, Panginoong Diyos, na kinakasangkapan. Maging daluyan, Panginoong Diyos, ng iyong pag-ahari at gayon din ng iyong paggawa ng himala, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang iyong magagawa. Gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang mga kapatid namin, na kung aming ipinapanalangin sa araw-araw, Panginoong Diyos, katulad po ng kapatid na Brother Ruel, Lusong Yumol, Panginoon, ng Maribelas Bataan, sa kanyang patuloy na dialysis, Panginoong Diyos. Pagpalain mo siya at makararanas, Panginoong Diyos, ng iyong himala ng pagpapagaling, Panginoon. Gayun din ang kapatid na Alma Monteverhen at Delion, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na hika for complete healing and recovery, O Diyos. Gayun din ang kapatid na Gwen Monteverhen at Bier, Panginoong Diyos, dyan din sa Olongapo City, Panginoon, tulungan sa kanyang depresyon. Ang kapatid na Diana Pilar, Panginoong Diyos, for complete healing and recovery, para po sa kanyang pinagdadaanan na stomach cancer, Panginoong Diyos. Gayun din ang kapatid na Rosalinda Henner de la Peña at kanyang husband, Panginoon, silang Cavite,
na matulungan din sila, Panginoong Diyos, na mapagaling ang kanilang pinagdadaan na nakaramdaman, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid ni Herodes Amores Luon, Bilamor Alamin, Telma Birarilal dyan sa bandang Mindanao, Panginoong Diyos, for completing recovery. Ang kapatid na Ligay Alvarez, Chris Santo Estrella, ng Dinalupe Ambataan for complete healing recovery, Panginoon. Gayun din kapatid na Nori Bibat ng Cebu Visayas, Iyas, Huni Espiritu Domingo ng Qatar, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Mario Urbano sa kanyang dinaranas, Panginoong Diyos, na liver cancer. In the mighty name of Jesus Christ, maranasan nila, Panginoon, ng complete healing recovery. Gayun din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jaime Alsaga, for his complete healing recovery, Panginoon. At gayon niya kapatid na Leti Lacandazo ng Marilao, Bulacan. At ang kanyang kaibigan na si Yoli Caco, Panginoong Diyos, ng Valenzuela City, Metro Manila, for complete healing recovery. Ang kapatid na Rogelin Liaban, Panginoong Diyos, sa kanyang pinagdadaanan na breast cancer, Panginoon, for complete healing recovery din, Panginoong Diyos. Diyan din sa bandang Bataan, gayon din ang kapatid na Vinter de O'Connor, nangabukay Bataan sa kanyang pinagdadaanan ng leukemia, Panginoong Diyos, at gayon din sa kanyang chemotherapy na pinagdadaanan, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay makararanas siya ng normalization ng kanyang platelet, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon Diyos, ay maging matagumpay din, Panginoon, ng kanyang haharapin na bone marrow operation, Panginoon, with your blessing, Panginoong Diyos, sa paggamutan at gayon din sa mga medical frontliners na gaganap nito, Panginoong Diyos. We pray for complete healing and recovery and for the victory of operation, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, United States of America, for complete healing and recovery sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na breast ng cancer, Panginoong Diyos. Pagpalain mo at marapatin mo, Panginoon. Gayun din ho, aming ama, ang kapatid na Arnold Perdis ng Church by the Highway, sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na dialysis, na kung saan nakaranis din siya ng mild stroke at nangangailangan din, Panginoon, ng financial provision, Panginoong Diyos. Ho, aming ama, matugunan din na kung saan makararanas din ang complete healing recovery at gayun nila mabayaran ang kanilang balanse sa hospital, Panginoong Diyos. At gayon din po, Panginoon, ang kapatid na Merla Sembrano, Panginoon, ng Imus City, Cavite, sa kanyang pinagdadaanan na colon cancer stage 3 for complete healing and recovery, Panginoon. Gayon din ang kapatid na Connie Bulgado, Panginoong Diyos, ng Caloocan City. Di namin alam, Panginoon, kung siya inoperahan na, pero dalangin namin, Panginoong Diyos, ang kanyang complete healing and recovery at maayos, Panginoon, ang kanyang kalagayan sa kanyang tiyan, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Ruena Delit, Panginoon, ng mataas na kahoy, General Natividad Nueva Ecija, na nawa, Panginoong Diyos, ang kanyang pagsamo na malusaw ang bara at bukol sa bahagi ng kanyang katawan, Panginoon, ay marapatin mo, Panginoong Diyos, for complete healing recovery. Gayun din ang ama, ang kapatid na Levi Flora Rodriguez, Panginoon, dyan sa bandang Davao City, Mindanao, sa kanyang pinagdadaanan na dialysis, Panginoong Diyos, for complete healing recovery, marapatin po ninyo. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Hope Kabutahe at ang kanyang dinadalang sanggol sa kanyang sinapupunan, Panginoon. We pray, O Heavenly Father, for good health and wellness, Panginoon. At gayon din ang magiging katagumpayan ng kanyang panganganak, Panginoong Diyos, na kapwa sila malusog at kapwa sila, Panginoong Diyos, buhay na buhay, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Edwin Angkiliano Calay Senior for good health and wellness and recovery. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Elba Tolentino ng Beatitudes Methodist Urani Bataan for complete healing recovery sa sumasakit sa kanyang tuhod at binti. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Dr. Edwin Garcia andyan sa Quezon City, Panginoong Diyos, for complete healing recovery mula sa kanyang pinagdaanan na kidney transplant, Panginoon. Gayun din ang kapatid na Osias de Jesus, dyan sa bandang Bataan, Panginoong Diyos, sa kanyang pinagdadaanan na stage 2 colon cancer at financial need, Panginoong Diyos, pairugan mo, Panginoon, at maranasan niyang complete healing and recovery. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Senia Samson, Panginoon, ng Rodriguez Rizal,
na inire-request ng kapatid DMC May Solis obligasyon na nakakaranas po Panginoong Diyos sa kasalukuyan ng liver cancer stage 4. We pray for complete healing and recovery. At sa lahat pa, Panginoong Diyos, na mayroong karamdaman, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Laura P. Pascual Belido sa kanyang patuloy na pag-aaral ng therapy dyan sa bandang Alberta, Canada, Panginoong Diyos. Patuloy na siya, diligan mo ng inyong karunungan at kaalaman, Panginoon, at katsyagaan nang may pagtagumpay at makatapos at magkaroon siya ng sertipikadong pagiging therapist, Panginoong Diyos, sa darating na tamang panahon, Panginoon. And may also bless at pangunahan lagi ang kanyang buong pamilya, O Diyos. Yes, Lord Jesus, lahat po sila inilalapit namin sa inyo. And may their financial need, O help, financial need, Panginoon, ay ma-receive din nila, Panginoong Diyos. Your provision, Panginoon, mapasa kanila. And even as their spiritual situation, Panginoong Diyos, ay lalong mapalago at napatitibay ang kanilang pananalig, pagsunod at pagiging matapat sa inyo. Yes, Lord Jesus, yan po ang panalangin namin sa lahat po ng merong karamdaman, Panginoon. May you be with us, Panginoon, sa araw-araw. Yes, tinataas po namin, Panginoong Diyos, lahat po ng mga overseas Filipino workers na naroroon sa iba't ibang bahagi ng mundong ito, Panginoon, na nagtatrabaho. Dahil sa pagmamahal sa pamilya, dahil sa pagmamahal sa bayan, dahil sa pagmamahal din sa iglesia, at gayon din sa pangangailangan. We continue to pray for all of them, O Heavenly Father, for your care and a continuous intervention for them to be protected. For their safetiness, Panginoon. Nawa, Panginoong Diyos, ay maging mabuting mga employer kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang hagupit ng virus na ito. Panatiliin mo silang malusog, pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay, pamilya sa Pilipinas, Panginoong Diyos. O aming Ama, dalangin po namin lahat po ng mga fishermen, mga magsasaka, mga magugulay, mga nag-aalaga ng mga hayop, Panginoong Diyos, at sa lahat na kinakasangkapan mo, Panginoon, para po sa pangkalusugan at gayon din, Panginoong Diyos, sa pagkain para sa bawat pamilya, sa bawat hapagkain ng Panginoon. May you continue to bless them all na lalong pagtagumpayin at pangmungahin ng kanilang mga hanap buhay, bukirin, palaisdan at iba pa, Panginoong Diyos. Pagpalain mo lahat, Panginoon. Yes, hallelujah. Samahan niyo kami sa buong araw na ito, Panginoong Diyos, sa aming mga gawain na maging matagumpay, hindi lamang ngayon, kundi sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. Patuloy mo rin, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat nakasubaybay na gigisa sa Ride On Ministry. Nagabayan niyo sila, O Diyos, sa araw-araw, sa tuwi-tuwin. Pagpalain ang kanilang mga buhay at pamilya. Pagpalain, O Diyos, ang kanilang spiritual life, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo ang kanilang mga plano, mga aspiration nila, Panginoon, that it will come into reality and success and victory, Panginoong Diyos. Good health for everybody, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, thank you very much. All the glory, Panginoon, para sa inyo. Ikaw na nagturo sa amin na manalangin ng ganito. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory,
forever and ever. Amen at amen. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsabaybay, pagigisa sa ating napakahalagang gawain. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, sa inyong mga pag-follow sa ating page at gayon din po sa inyong pakikinig, sa inyong pakikipanalangin. At gayon din po sa pag-share ninyo ng bawat episode ng Ride On Ministry. Thank you very much. May the Lord continue to shower His blessings upon you all. Lalo na sa inyong mga pamilyang kinabibilangan. Yes, tignan natin ang mga nag-comment. Ang ginasabi ng Ride On Ministry, God bless and protect us all always to the power of His Holy Spirit and His inspired words. Yes, stay safe and healthy always. Be kind to others always. To God be the glory always. In Jesus Christ, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, how are you, my dear? Alma Montevergena de Leon, kanib ng Yes, the Living Hope, Methodist Church, City of Olongapo, Sambales. Shout out to Jan at God bless Montevergena de Leon family. Palapakan natin sila dyan. Hallelujah, praise the Lord. At kumusta na yung mga pinagdadaanan mo na hika? Yes. Yes, sa kanyang comment ay papuri ka, O Lord, ikaw ang husana sa kaitaasan. Magandang buhay po, Bishop and Ate Jean. Hello po, Lola Biyaya. Yes, Lola Biyaya daw. Hello, hello. Nakangiti siya. Salamat daw. Mapagpalang umaga po sa lahat ng nakikinig ng Ride On Ministry. Salamat po sa patuloy niyong dalangin sa amin. Napakalaking tulong po sa amin ang inyong panalangin. Amen at amen sa Panginoon. Ingat po tayo palagi. Thank you very much at palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, how are you, my dear Biron Tanyag Marquez? Yan sa bandang Cavite City, Cavite. Yes, shout out to Jan at God bless Tanyag Marquez family. Palapakan natin po sila lahat dyan. Hallelujah, amen sa Panginoon na kanyang comment. Good morning, Bishop and Ka-Ride On Ministry family. Thank you very much at good morning din at God bless din sa inyong lahat dyan. Gayun din na kapatid na yes, how are you, my dear Rico Rodriguez? Yes, how are you, my dear dyan sa bandang California, United States of America. Shout out to dyan, mga Pilipinas. Please extend my regards to your family. God bless Rodriguez family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay hello po, yes. Hello, 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 Jan, yes. Gayun din kanyang added comment na mapagpalang umaga. Maraming salamat mapagpalang umaga din sa inyong lahat dyan. Gayun din pala sa ating kapatid na Pastor Baby Bulgado ng Diparo United Methodist Church. Barangay Diparo ng City of Galoghan ng Met Comanina. Shout out to Jan at Galvez Bulgado family. Palapakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang comment ay good morning, Bishop Litangonan sa Ride On Ministry. Yes, good morning din at salamat. Paki-include sa prayer anak ko si Connie Bulgado. Sana matawagan na siya ng doktor for operation. God bless. Thank you po. Yes, thank you for that info na sinabi niyo na hindi pa siya naoperahan. Yes, salamat po sa lahat po na nagbibigay ng impormasyon. Yes, baka naman ipinapanalangin na natin na magaling na magaling na at naoperahan na. Yes, please po na iparating sa atin sa mga ipinapanalangin natin na sabihin po natin ang development para sa ganun ay yung ating mga panalangin ay maging akma doon sa situation ng ating mga ipinapanalangin. Yes. Yeah, so Heavenly Father, we intercede and we repeat our prayer, Panginoong Diyos, para sa kapatid na Connie Bulgado, Panginoon. For her health, Panginoong Diyos. At gayon din po, Panginoon, na kung saan ay magkaroon na ng availability for her operation, Panginoong Diyos. Dalain po namin, Panginoon, ang doktor na yan na kung saan ay matawagan na ang kapatid na Connie Bulgado, Panginoong Diyos, para sa kanyang operasyon, Panginoon. At umasa kami, Panginoong Diyos, that may you prepare this doctor and the hospital and the medicine and facilities, Panginoon, magagamit, Panginoong Diyos, upang maging matagumpay ang operasyon at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan. Yes, ang kapatid na Connie Bulgado ay maging handa ang kanyang puso at kalooban, Panginoon, at pananampalataya.
for her to face this operation with faith and confidence and hope that she will be operated successfully, at gayon din na kung saan maghilom ang mga sugat na tatamuhin niya, at gayon din makararanas siya ng complete healing and recovery, and of course the financial need na kailangan nila. The mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon, please extend. Regards to kapatid na Konia Bulgado, ang iyong anak. Yes, hallelujah, praise the Lord. Pwede mo lang sa ating kapatid na, yes, how are you, my dear Nanay Minda Y. Villegas. Ang mother-in-law ng ating Reverenda Rodel Serrano ng Liupur 18 na Methodist Church sa Barty Road, Corner Lacali Street, Camarin, na City of Galawan, Metro Manila, South of Janet, God bless Villegas family, Serrano family, and all the families dyan sa Liupur 18 Methodist Church. Paalakpakan po natin sila lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Amen at amen sa Panginoon. Ang kanyang comment is watching. Good morning po, Bishop Lee Tangonan. Thank you very much at pagpalain din kayo. At good morning lahat po sa inyo dyan. Yes, how are you, my dear Teresita Herman? Shout out to dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region May. Yes, Luzon siya. Yes, God bless sa Herman family. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay happy, blessed morning Tuesday, Bishop and family. Ingat po tayong lahat. God bless us all with the same emoji of kumakaway-kaway. Hallelujah, kumaway po tayo. At gayon ng emoji of heart, yes. At gayon din ng emoji of prayer, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you sa inyong pagbati, yes. How are you, my dear Tapan? Kapatid na Sheila Marie Angkeliano Kalahi. Nandyan sa bandang Baguio City, yes. Nakikita ko yung mga uploaded mo sa Facebook. Ang iyong mala Miss Universe na mga photos mo, palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! At praise ka lang. Amen at amen sa Panginoon. With good background na kalikasan. Hallelujah! Ang kanyang comment, blessed morning po mga ka-ride on sa Panginoon. Yes, thank you very much. At gayon din sa iyo with emoji ng tao at gayon din ang prayer. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, how are you, my dear Diconisa Merlin Sebastian? Yes, alam po nandiyan ka sa bandang San Fernando City, Pampanga, Mikeni. Wow, hallelujah, amen sa Panginoong Diyos. Yes, at gayon din na dyan sa ang kanilang bayan na Shuttle with dyan sa bandang Bungabong Neba, si at gayon din sa iyong destino dyan sa bandang yes, mega church ng ang Pilipinas sa Cabanaton City, Nueva Ecija. Yes, God bless you all at God bless Sebastian Family Course, your ministry and leadership, maging sa M. Pilipinas Kalinga. Palakpakan natin sila na dyan. Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoong Diyos. Bago ba ko basahin ang iyong comment, kumusta na ang paa mo? Yes, at pakaingat ka ng sa gayon ay talaga naman may mga pagkakad din natin na sa kapatid na Diconisa sa Marlina kung saan ay tayo po ay natutumba. No? At praise the Lord sa development na ikaw ay hinilot ng Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin siya at maghilom ang kanyang at tinamon ang kanyang yes, natapilog siya, puri ng Panginoong Diyos at ingatan at pagpalain ng Panginoon at ayusin ang iyong pangatawan ng malubos ang kalusugan mo. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen at amen sa Panginoon. At kunin nga naman, gayon din tayo, minsan nakakaranas tayo na mayroon tayong nababangga ng upuan, yes. Yes, yan kayo dala ng ating pagtanda o kaya sa mga nangyayari ngayon sa pamanan na ito. Palakpakan natin ating mga sarili. Kaingat tayo sa araw-araw at sa tweet-tweet. Yes, mag-ingat tayo. Yes, ang kanyang comment ay mabiyayang umaga po sa lahat. Kumusta na kayo mga ka-ride on? Yes, yan po ay pangusapin ng ating Miss Kalinga. Hallelujah, praise the Lord. At salamat po sa iyong comment. Mabiyayang papagpalag umaga din sa inyo lahat dyan. Palakpakan natin. Hallelujah. Yes, how are you, my dear Brother Ruel Luzong Yumul? Kumusta na kita? Miss na kita?
Kumusta ka na? Kumusta na yung OFW Ministry mo International? Kumusta na ang buong pamilya? Kumusta na ang iyong pagdadialisis? Alam mo ay araw-araw na ipinapanalangin ka namin ng ikaw ay patuloy na yakapin at pagpalain at pagalingin ng ating Panginoong Diyos. Yes, shout out with Jan sa bandang Maribelas, Bataan. God bless you, Mula family. Yes, complete healing and recovery for you, brother Rowella, losing you, Mula. Palapakan po natin sila lahat dyan. Maribelas, Bataan. Hallelujah. Ang kanyang comment ay amen at amen. Yes, amen sa Panginoon Diyos. Kaya di malang sa ating kapatid na awari, my dear Elijah, tangon ng kamag-anak dyan sa bandang Mekawayan City, Bulacan. Yes, shout out with dyan mga Bulacanius at God bless tangon and family. Palapakan natin, cheer natin ang kanilang buong pamilya, ang kanyang comment. Good morning, Bishop, and all Karide on Ministry. Thank you very much at good morning sa inyo lahat at God bless you all. Hallelujah. Yes, how are you, my dear Bishop Joe Vicente? Kumusta ang iyong early morning, 5 o'clock morning, pasa-pasa? Hallelujah. Virtual online ministry, palakpakan naman natin. Hallelujah. Yes, kapatid Bishop Joe Vicente, administrative pastor ng Gift Methodist Church, Tayabas City, Quezon, gayon din ang namamahala ng Rilake. Napatuloy na lumalaki, Rizal, Laguna, Quezon District sa ilalim po ng Calabarzon, Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. Shout out to Bijan at God bless Vicente family and of course, your leadership and ministry. Palakpakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon ng kanyang comment. Good morning to all. Yes, thank you very much. Good morning din. Pagsikapan natin ang ganap na paghahari ng Diyos sa ating buhay. Laging gawin itong una sa lahat. Ito ang tunay na kapahayagan na tayo'y tagakaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon, tayo po ay tagakaharian ng Diyos. Our my dear Diconis Rotomicos ng Magoong United Methodist Church, Bayan ng Lilamon Ranao del Norte, Mindanao. Shout out with Jen at God bless to Micos family, of course, and ministry and leadership to the church and society. Palakpakan natin, itin natin ang kanilang buong pamilya, ang kanyang comment. Ay, amen, glory to God for walking, waking us this rainy morning. Yes, umulan pala dyan, ano, dito ay, yes, merong sinag ng araw, ano. Thanksgiving prayer for the successful quarantine and a negative swab results of Stephanie and her baby Natalie. They are now at home together with the family in New Zealand. Thanks for your prayers, Bishop. Ito nga ng palapakan natin ng Panginoong Diyos at naging ang negatibong resulta ang kapatid ni Stephanie at ganyang baby Natalie. Yes, puri ng Panginoong Diyos at shout out sa inyong lahat dyan sa bandang New Zealand. Palakpakan natin sila lahat. Hallelujah at praise the Lord. And may you enjoy, yes, the banding-banding family dyan. Hallelujah at praise the Lord. New Zealand, malamig din dyan. Hallelujah. Yes, mga sa ating kapatid na Divinis Retomigos added comment prayer request for healing. Thelma Biryarinal, she's been confined at Mercy Hospital and she will undergo a dialysis. Yes, tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Taas po natin ang ating kanang kamay, magkaisa po tayo sa panalangin, paglapit sa Diyos. In the mighty name of Jesus Christ. Yes, Lord, healing upon healing, saving upon saving, Panginoong Diyos. Recovery upon recovery, Panginoon. Good health and wellness upon good health and wellness, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. We intercede with this prayer request of Diconis Ruth Tomicos, Panginoon, para po sa aming kapatid na Thelma Biryarinal, na kung saan, Panginoong Diyos, ay nakakumpayin pa rin dyan sa Mercy Hospital, Panginoon, na kung saan, Panginoong Diyos, ay nag-a-undergo po ng kanyang dialysis, Panginoon. Lord Jesus, patuloy po kayong mahabag, maawa sa kapatid na ito, Panginoon. Dulutan po niyo siya ng kaligayahan, ng kapanatagan, Panginoon, sa kanyang puso at isipan. At gayon din, Panginoong Diyos, na siya'y maibsam at makalalaya, Panginoon, sa kanyang karamdaman. At pagdadialisis, Panginoong Diyos,
may successfully and victoriously use this hospital, Mercy Hospital, in extending merciful healing acts para sa lahat, Panginoong Diyos, ng laman ng pagamutan na yan. Lord Jesus Christ, embrace them all. Pagpalain silang lahat, Panginoon, for complete healing and recovery, good health and wellness, at gayon din na matugunan ang kanilang financial need, Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Ang iyong kalooban ang siyang masunod, hindi pong sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen sa Panginoon. Please extend my regards to kapatid na Telma Birriarial na hindi po siya mawawalan ng pag-asa sa araw-araw at sa tuwit-tuwit. Sabi nga ay muling sisinag ang liwanag ng Diyos sa lahat po ng nangangailangan ng kagalingan, ng kalakasan at recovery mula sa ating Panginoong Diyos. Yes, may awa ang Diyos, may habag ang Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Lalo na sa panahon na ito, nakakaiba po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay natin. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Please extend my regards sa kapatid na Telma Birriarial. Yes, added comment po lang sa kapatid na di ko nisang tumikos. Amen po. Yes, amen sa Panginoon with for emoji of prayer and for emoji of palakpak. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah and praise the Lord. Yes, how are you, my dear? Yes, Laura P. Pascual Belido, dyan sa bandang Alberta, Canada. Shout out with dyan at God bless you all. Yes, pati mga kipamusta sa iyong husband at sa lahat ng kaanib ng iyong pamilya, and at gayon din sa trabaho at gayon din sa pag-aaral mo. At alam ko po na malapit na ang birthday mo. Yes, ilang araw na lamang birthday mo at babatiin ka namin dito. Kaya shout out with Janet Galvez, Pascual Bilido family, palakpakan po natin sila lahat dyan sa Canada. Hallelujah. Ang kanyang comment ay amen at amen. Yes, amen sa Panginoong Diyos at bibalansa at kapatid na Pastora Baby Bulgado, added comment, amen. And amen, thank you po, welcome at amen sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoong Emilion. And billion amen to the Lord. Yes. How are you, my dear Tapan Ray Kirol? Yes, shout out with Jan sa bandang barangay Magsaysay ng Bayumbong Nueva Vizcaya. Yes, sila po ay kaanib po ng United Nations yan. At God bless Kirol family. Palapakan natin kay Lino. Shout out natin ang Jatsiro yan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay amen. Salamat Apo Obispo. Wanda niya manakabsat, katar tultuloy ka ding inapod Diyos, para bura na kayo tinaldawal daw. Iti pa ng sanaklib na kata kayo amin, kata inyong mapadasan, iti tunggal ka nito. Yes, hallelujah. Yes, how are you, my dear Le Minister Leonardo Dato? Hello, hello dyan sa bandang Dubai. Shout out with dyan mga Pilipinos at gayon din sa iyong buong pamilya. Yes, God bless Dato family, of course, your ministry and leadership to the ministry that you're doing every day. Palakpakan natin Dato family. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord na kanyang comment. Magandang umaga po, Bishop and Ate Jean. At sa ating lahat na taga-basibaybay ng Ride On Ministry, thank you very much at magandang buhay din. Magandang umaga din sa inyo lahat dyan at God bless you all. Yes, how are you, my dear? Yes, Mother Nelda Nunan, dyan sa bandang United States of America, shout out with dyan at gayon din sa inyong lugar, sa inyong bansa dyan, sa bandang, yes, Bataan. Hallelujah, praise the Lord. Yes, we continue to extend our prayer and solidarity for the passing away of your husband, yes, kapatid Rimi Yununan, and we continue to praise and thank God for his life and ministry being extended to your family at gayon din sa church and to the society. Hallelujah, praise the Lord, and we continue to indeed commit the body, soul, and spirit of Brother Rimi Hinunan into the loving care and reign of God in His heavenly realm. Yes, God bless Nunan family. Palapakan po natin lahat sila dyan sa United States of America. Yes, ang kanyang napakahalagang comment. Yes, magandang umaga po, Bishop. Maraming salamat po. Pagpapaabot niyo ng pakikiramay at magagandang
magagandang mensahe, yes. I-scroll po natin, yes, purihin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord at natatakpan yung mga salita at ating pong hintayin yung ating maestro. Hallelujah, praise the Lord at amen sa ating Panginoong Diyos. Ang magagandang mensahe na nagpapalakas ng aming pananalig sa Panginoon. God bless po. Yes, welcome po. At yan po ay ministeryo at paglilingkod natin sa Panginoon. And to God be the glory. Palakpakan po natin. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Yes. How are you, my dear Tafan? Yes, Sheila Maria Angkiliano Kalahi. Diyan sa bandang Baguio City, shout out to Bijan at pagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay yes, amen to the Lord. Yes, with the emoji of prayer, purihin natin Panginoon Diyos for that added comment. Yes, yes, malasag batin, Biron at Tanyag Marquez, added comment. Thank you, Lord. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah, thank you, Lord. At gabi mo lang sa ating kapatid, yes, how are you, my dear, yes, Mary Beth Hilario Ismael, yes, ang ating pharmacist, dati nating membro dyan sa bandang, yes, Malabon Central United Methodist Church, ito Malabon Metro Manila, yes, ang ating membro na napakasipag noon sa choir, kabataan natin na napakasipag, yes, magaling din umawit. At gayon din akong sana'y napakataas yung kanyang height at talaga namang panga Miss Universe. Shout out dyan sa bandang Malabon City, yes, Metro Manila. Gayon din sa Malabon Central United Methodist Church, sa inyong pastor, sa inyong mga membro at gayon din sa buong pamilya ng Hilario at gayon din ng Ismael. Paalakpakan natin sila. God bless you all. Hallelujah! Amen. Ito minsan ginawa ng kanyang comment ay God bless po. Thank you very much. At likewise po sa inyong lahat dyan. At gayon din ang isa pang kapatid natin mula dyan sa Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. How are you, my dear? Yes, hallelujah. Natatakpan ang ating monitor at purihin natin yung Panginoong Diyos at hintayin natin ang ating maestro upang sa kanon ay makita natin ang comment na yan. Habang hinihintay natin, yes, tunay nga naman na napakagandang buhay sa araw-araw kahit natin dumaranas ng ganitong sitwasyon ng buhay natin na kung saan ay kahit tayo ay pogi, kahit tayo ay maganda, natatakpan lagi ng face mask at gayon din ng face shield. Hallelujah at praise the Lord. Pero buti na lang ay napakaganda yung ating kalooban na pinagaganda at pinapopogi ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin mo sa iyong katabi, napakapogi mo at napakaganda mo. Pinapopogi at pinagaganda ka ng Panginoon. Panloob, panlalim at panlabas. Palakpakan natin muli ang ating mga sarili. Hallelujah! Yes! How are you, my dear Nehemias Orpiada ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila, shout out with Jan at God bless Orpiada family. Palapakan natin, cheer natin ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang comment ay God bless po. Thank you very much at God bless din sa inyong lahat dyan. Yes, mula sa ating kapatid na Sister Achi dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visaya, sa ato with Jan at God bless you and your family. At thank you very much din sa mga araw-araw na ina-upload mo sa Facebook. Palakpakan natin. God bless Achi and your family. Ang kanyang comments ay, good morning Bishop Litangonan, ang ganda ng kulay ng t-shirt mo. Ay, naka, good morning Ma'am G. Good morning sa lahat ng naka-ride on ministry with emoji. Yes, with the emoji of 2, 4, 6, 7 emoji of prayer. Gayon din ng bulaklak at gayon din yung bulog. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. At salamat din sa iyong comment. Yes, hallelujah, praise the Lord. Thank you very much sa iyong maganda hubay itong yellow na ito. Pero hindi po ako kasama sa mga dilawan, ha? Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoon kung ano-ano ng ating sinusuot, iba't ibang kulay sa araw-araw. Talaga naman ang Diyos, ang Panginoon natin ay talaga naman nagbibigay ng kulay sa ating mga buhay sa araw-araw. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon Diyos. At gayon mo lang sa ating kapatid na, how are you, my dear? Yes. Yes, natapos na yan. Gayun din kapatid na Gina Candelaria. How are you, my dear Gina Candelaria? Yes. Nice to meet you in this live streaming. Where are you in the Philippines? Yes, hallelujah, praise the Lord. Nandiyan ka ba ngayon sa bandang Dubai? Tama ba ako, kapatid na Gina Candelaria?
Yes, kung ikaw nandiyan sa bandang Dubai, shout out dyan, mga Pilipinos dyan, at God bless you and your family. Yes, sa Candelaria, palakpakan po natin sila dyan sa bandang Dubai. Hallelujah! At kanya po, may good morning po sa papusama po ng prayer para sa paggaling ni Tristan Manawis. Yes, taga saan po ang kapatid na Tristan Manawis, kapatid na Gina? Yes, nice to know kung saan siya nakatira. Hallelujah, at manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Taas po natin ating kanang kamay sa pagkakataon na ito. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this particular prayer request of Sister Gina Candelaria, Panginoong Diyos, para po kay kapatid na Christian Manawis, Panginoong Diyos, saan man siya naroon sa kasalukuyan, Panginoong Diyos, ay abot po niya. Mo siya, Panginoong Diyos, sa kanyang abang kalagayan sa pagkakataon na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, sa kung saan naman ang kanyang pinagdadaanan sa kanyang lupang katawan, Panginoong Diyos, ay merong kayong magagawa sa kanya, Panginoon, for complete healing and recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos. At gayon din ang mapagpapalang kanyang buong pamilya at matugunan ang kanilang mga financial needs sa araw-araw, Panginoon. Yes, Lord Jesus, pairuagan mo ang aming panalangin at gayon din ang buong pamilya ng kapatid na Gina Candelaria. Na pangunahan mo at proteksyonan sila lahat sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na Panginoong Diyos. At ang kanyang trabaho, Panginoong Diyos, din sa bandang Dubai, Panginoon, ay pagpalain mo siya at gayon din ang kanyang buong pamilya. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating buhay at banal na Diyos, in the mighty name of Jesus. Amen at amen sa Panginoon. Please extend, kapatid na Gina Candelaria, ang aking regards, kapatid na Christian na Manawis. Hallelujah, praise the Lord. At amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, how are you, my dear Adikonis Claribel Osalia Benaventura, dyan sa bandang Maria Aurora, ng Aurora Province. Yes, ang better half and very supportive spouse ng ating National Bishop. Yes, Manuel John Benaventura Jr. ng Anglesia Medes sa Pilipinas. Shout out to John at God bless Benaventura family. And of course, your ministry and leadership and even to the school that you are leading. Yes, palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord, amen at amen sa Panginoong Diyos. At gayon din ang kanyang kumena ay God bless you, Bishop Lito. Thank you very much. At manalain tayo sa pagkakataon na idon. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Yes, lifting up the whole family of the Benaventura, Panginoon, dyan sa bandang Maria Aurora. Lalo na, Panginoong Diyos, ang panunungkulan ng aming National Bishop, John Benaventura Jr. bilang National Bishop ng Iglesia Medes sa Pilipinas. Patuloy po, Panginoon, na ingatan niyo at pagpalain siya at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang kabuang leadership sa kabuuan ng aming Iglesia, Panginoong Diyos. Without overflowing extended a blessing from you with your knowledge and wisdom, Panginoon, na kailangan po nila sa araw-araw, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, at gayon din ang buong nasa sakupan from the national down to every region, district, at gayon din sa lahat ng mga local churches, mission churches, mga agencies, institution, Panginoong Diyos, and all the bishops, Panginoon, regional bishops, at gayon din ang mga district supervising elders, pastors, deaconesses, and all other church workers, Panginoon. At gayon din lahat po ng mga kaanib, Panginoong Diyos, pamilya na bumubuo ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. O Heavenly Father, continue to envelop us, embrace us with your love, empower us by your Holy Spirit and by your inspired word, Panginoong Diyos. And may we continue, O God, to do your mandate to us to go forth to proclaim the gospel even in this time of global pandemic, Panginoong Diyos. Yes, tugunin mo rin, Panginoon, ang pangailangan ng buong pamilya ng Buenaventura, Panginoong Diyos, and the whole church. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanilang paaralan dyan sa Maria Aurora, Panginoon. Ang pamunuan ng kapatid na Diconis Claribel, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, ang kanilang mga anak, mga apo, at gayon din, Panginoon, ang mga estudyante at kasama sa pagtuturo at mga parents, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, siyang pong aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, palapakan po natin ang Iglesia Medes sa Pilipinas, Buenaventura family, at gayon din ang kanilang eskwelahan dyan sa Maria Aurora, Aurora Province.
Yes, how are you, my dear Dionysius Tomikos? Added comment, yes. Ang kanyang comment ay birthday greetings to Pastor Paul Sabo Kaagbay and Vladimir Antonio Labagan. Yes, ang Ride of Ministry pinaparating po ang ating pagkikipagbati sa kanila sa kanilang napakahalagang kaarawan sa araw na ito. Panalangin po tayo, in the mighty name of Jesus Christ, nakikisa po kami sa pagbati at panalangin para po Panginoong Diyos sa mga kapatid na ito na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ang kapatid na Paula Sabok Agbay at gayon din ang Vladimir Antonio Labagan, Panginoong Diyos. Thank you very much for giving them another year to live for. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa araw-araw, gabayin niyo sila, protektahan, at igawad, Panginoong Diyos, ang patuloy na kalakasan, at gayon din ang biyay na kailangan nila sa araw-araw, Panginoong Diyos, and more years to come, for them to celebrate, Panginoong Diyos, full of happiness, full of peace and tranquility, Panginoong Diyos, and full of your blessing and victories, Panginoong Diyos, at gayon din na kung sana'y maayos lagi ang kanilang kalusugan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Yes, Lord Jesus, yan pong aming panalangin sa mga birthday celebrants na ito. Amen at amen sa Panginoon, at awitan natin ang mga kapatid na yan na kung sana'y nagbe-birthday po sila. Hallelujah, praise the Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa inyong dalawa. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Paul Sabok Agbay and Vladimir Antonio Labagan. Palakpakan po natin sila. I-cheer natin ang kanilang buong pamilya sa kanilang birthday celebrants. Hallelujah. Please extend my regards and greetings sa dalawang kapatid na yan. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, how are you, my dear Agnes Aquino Javier? Yes, yan sa bandang yan sa Santa Teresita, Cagayan Valley. Yes, sila po mula sa United Methodist Church. Yes. Shout out with Jan at God bless Aquino Javier family. Palakpakan po natin sila lahat dyan sa bandang Cagayan Valley. Ang kanyang comment ay a big heart, kulay pink. May amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hindi mo lang sa ating kapatid na yes. How are you, my dear Bilma Domingo? Kanib po ng Pansol Methodist Church. Pansol din naman, Quezon City, Metro Manila. Shout out with Janet Galvez Domingo family. Palakpakan natin. Itsura natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay morning po. Okay na po. Kapatid ko na siya. Nore Bibat po, patuloy pa rin niyo pong panalangin, complete healing po. Ganon din po ang apo kong si Iyas Juno Espiritu Domingo. Kasi po, lifetime po yung ulcerative colitis po, wala pong imposible kaya Lord. Amen. God bless you all. Bishop, palapakan natin for that development and for that info. Hallelujah, praise the Lord. Yes, we continue to intercede and pray for the general welfare of Nore Bibat and Iyas Holy Spirit of Domingo, Panginoong Diyos, for complete healing and recovery and wellness, Panginoong Diyos, in the mighty name of Jesus Christ. Let your will be done para sa kanilang dalawa. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Please extend my regards sa kanilang dalawa. Yes, kay kapatid na Iyasuno dyan sa bandang Qatar at gayon din si kapatid na Nore Bibat dyan sa bandang Cebu, Visayas. Yes. Gayon din pala sa ating kapatid na yes, let me tell you dato added comment. Bishop, panalangin po para kay Bina Terdi, kailangan po ulit niya ng dugo para isanin sa kanya. Dahil bumaba na naman ang platelet niya, mahirap pong hanapin ang type ng dugo niya. Plus, oh yes, type mo na lang sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, again, we reiterate our prayer, Panginoong Diyos, para po sa kapatid na ito, Binter D. O'Connor, Panginoong Diyos, dyan sa bandang Abukay, Bataan. Sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, sa kasalukuyan na kung saan ay nangangailangan po siya
ng type O class na dugo, Panginoong Diyos, at marapatin niyo, Panginoon, na kung saan ay makahanap po ng ganitong klase ng dugo, Panginoon, na kailangan niya. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay maging maayos at maging normal ang kanyang platelet, Panginoon, marapatin niyo, Panginoong Diyos. Higit sa lahat, Panginoon, ang kailangan po niya na lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos, at gayon din ang katugo ng pinansya na kailangan ng pamilyang ito ng O'Connor, Panginoon. Pairugan niyo at marapatin, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. God bless you. Binturdy O'Connor. Yes, and God bless the whole family. Yes, mula sa nagbati na di ko ni Sir Tumikos added comment. Please continue to pray for God's wisdom, anointing, protection, and guidance in my church work and ministry, that everything I do is for the glory of God. God bless you po, Bishop Lito Tangonan and family. Yes, manalain tayo sa paggagatan na ito. Aming Ama at aming Diyos, narinig po ninyo ang prayer request ng Deaconess Ruth Tumikos dyan sa bandang Lanao del Norte, Mindanao, na kung saan, Panginoong Diyos, ay nangangailangan po siya ng lubos na inyong pangunguna sa kanyang buhay at ministeryo, Panginoong Diyos, na kung saan, Panginoon, ay patuloy na inyo pong padaluyin sa kanya ang sustainability of your wisdom and strength and of your knowledge, Panginoon, of your ways and means, at gayon din, Panginoong Diyos, the continual anointing of the power of your Holy Spirit to be with her always, for her to be protected, for her to be always be inspired. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan sa bawat gampanin ng kanyang ministeryo, Panginoon, ay patuloy na maging epektibo, makapangyarihan, at magiging maganda ang impact nito sa lahat ng kanyang mga mini-ministeryohan. And for them also, O Heavenly Father, to grow spiritually. The mighty name of Jesus Christ, ito pong aming panalangin para po sa kay Deaconess Ruth Tumikos. Amen at amen sa Panginoon. Yes, pwede ang kanyang added comment. Sana hindi po kayo magsawa ipanalangin aming mga prayer requests. We are also praying for your protection, wisdom, and guidance from the Lord, mightily Bishop Lito Tangonan. With 3 emoji of prayer. Thank you very much for your continuing prayer for sa lingkod ng Diyos at gayon din sa ministry ito na ating pong ginagampanan araw-araw. Yes. Maraming salamat po sa inyong mga prayers. At tayo po hindi magsasawa na mananalangin. Yes. Ating lang pong pag-iusap ay iparating niyo po ang development sa ating mga pinapanalangin upang saan malaman natin kung ano po ang development ng ating mga pinapanalangin. Yes. Hallelujah at praise the Lord. Hindi mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear Beth Gallievo ng Cagayan City, Isabela. Shout out to Jan at God bless Gallievo family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment. Please, Bishop, include also us also in your prayer for your for our health and wellness to all my family, Gallievo, Rosales, and Barangan family. Thank you, Bishop. God bless us all. Yes. Ano bang kalagay ng mga kalusugan niya dyan? Hallelujah. Praise the Lord. Malayan po tayo sa pagkakataon na ito. May rugin at mapagmahal na Diyos, narinig po ninyo ang prayer request ng kapatid na Beth Gallievo. Umasa kami, Panginoong Diyos, na sa kanilang pagsamo sa inyo para po sa kabuuan ng pamilya Barangan, Panginoon, pamilya ng Rosales at pamilya ng Gallievo, Panginoon, sa anumang pinagdadaanan nila sa kasalukuyan, O Diyos, nalalaman po ninyo. Sila'y nangangailangan po, Panginoon, ng good health and wellness. Kahilingan po namin, O Diyos, na pairugan po ninyo at pagkalob sa kanila.
with the bounty of your blessing, Panginoon, your protection, at gayon din ang iyong pangalaga sa kanila, Panginoon Diyos, nang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya, nakaakibat na lumalago ang kanilang espiritual na pamumuhay. The mighty name of Jesus Christ, all of us will say amen at amen to the Lord. At shout out sa buong pamilya ng Rosales, palapakan po natin silang. Sa buong pamilya ng Barangan, palapakan po natin silang. Ganyan sa buong pamilya ng Gallego. Hallelujah, praise the Lord. Yes, how are you, my dear Deaconess Merlin Sebastian? Added comment. Mga ka-ride on ministry, salamat po sa inyong panalangin. Medyo okay na po pa ako. Palakpakan natin ang Panginoon. At medyo okay na ang kanyang dalawang paa. Hallelujah, praise the Lord. At amen sa Panginoon. Welcome. Hallelujah. At ang tanong natin, kapatid na Deaconess Merlin Sebastian, ay dalawa pa rin bang paa mo? Hallelujah, amen sa Panginoon Diyos. Amen at amen sa Panginoon. Yes, joke lang. Hallelujah. Yes, nice to know that development. Yes, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments na inyo pong ipinating, at gayon din ang mga comments na kung saan ay paparating pagkatapos ng live streaming na ito. Yes, at gayon din maraming salamat po sa lahat po ng nakibahagi ng episode 358 ng Ride On the Ministry. Hindi man kayo nakakaroon ng pagkakataon na makapag-comment, pero yung presence ninyo ay enough for you to be ipasalamatan, at gayon din for you to be prayed for. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos, at nire-recognize natin ang presence ng ating kapatid na Every Step Every Nation, Brother Ernel, dyan sa bandang United States of America. Shout out to you, at God bless Brother Ernel and family. Palapakan po natin sila lahat dyan. At gayon din po, nakikita ko rin ang kapatid na Minerva de la Cruz, ang kanyang buka, yes, dyan sa bandang, yes, wala na. At ganyan dyan sa bandang Calaca, Batangas, Seattle, Virginia, at God bless sa De La Cruz family. Palapakan natin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ganyan din, nakikita ko ang mukha ng ating kapatid na yan sa Mirna Sanchez, Rapanandakanay, dyan sa bandang Sydney, Australia, Seattle, Virginia, at God bless sa Rapanandakanay family. Yes, palapakan po natin sila dyan. At ganyan, nakikita ko ang mukha ng ating kapatid na yan sa Corazon Navarro kanina. Yes, shout out dyan sa bandang Capital Methodist Church ng Sito Balanga, Bataan. Yes, palapakan natin sila dyan. Itura na rin ang kanilang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ang kanya palang mukha ay meron siyang kasama doon. Yes, hallelujah, yes. At palagi ko yun po ang kapatid na Remihun nun. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin Panginoon. Yes, at napakabuti ng ating Panginoon sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. At sa lahat pa na kung saan ay makikibahagi, mag-like, mag-comment at mag-follow sa ating page, at gayon din mag-share sa ating episode, thank you very much, and may the Lord be with you all. Ngayon ay tanggapin natin ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Diyos Ama, at gayon din patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Jesus Kristo, at gayon din patuloy na pakikipisan ang tanglaw at paghahari ng kanyang banal na Espiritu, suma atin lagi mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, ang Ride On Ministry ay patuloy pong ipinapaalala sa atin that we continue to observe and comply, follow the health protocols as being implemented by the Interagency Task Force ng ating pamahalan sa Pilipinas. At gayon din sa inyo na nasa ibang mga lugar, ay sundin po nyo ang mga health protocols na ipinatupad ng bansang kinararoonan ninyo. Yes, health is wealth. Sabi nga, at gayon din, prevention is better than cure. At gayon din, kapag tayo po ay lumalabas at namimili ng ating mga essentials na kailangan, yes, huwag mo natin kalimutan na isuot ang ating face mask, at gayon din ating face shield, at gayon din ay observe po natin ng 1 meter away na physical social distancing, at gayon din na kung saan pag tayo po umuwi sa ating mga tahanan, i-disinfect natin ang mga packaging ng ating mga binibili, at gayon din ang ating mga kasuotan. Yes, maingat, maganda po na tayo pinag-iingat sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Hallelujah, praise the Lord. Abatiin naman natin ating kasama dyan. Sabihin natin sa kanila, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Itas natin ang ating kanang kamay. Tignan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan na kasama natin. Yes, ilagay natin ang ating kanang kamay. Tapat ang ating kaliwang dibdib, tapat ang ating puso. Tayo mag-usandali at tignan naman natin sila eye to eye, face to face na mayroon pong kasamang
Napakatamis at napakasarap. Yes, napakamalagkit ng itin natin. Hallelujah at praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah at praise the Lord. Palapakan natin natin mga sarili. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon Diyos. Yes, ang Ride of Ministry, pansamantalang papaalam po sa bawat isa, timula ang episode 358. Sa mga darating pang mga episodes, mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga at sa araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga. Thank you very much at gayon din ay may we enjoy the whole day sa lahat ng ating gawain at gayon din may we enjoy the food being prepared in our respective tables, mga kapatid sa Diyos, at gayon din sa ating pagtulog muli sa panibagong buong magdamag na maluwalhati, mapayapa at magising tayo na nakangiti at malakas ang ating pangawan, katawan at handang humarap sa panibagong buhay at panibagong opportunities na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga ho, nararapat lamang na ibalik natin ang lahat ng papuri at pasalamat sa Panginoong Diyos. Babay po sa bawat isa din at hallelujah at amen sa ating Panginoong Diyos.